I'm a gamer sis Games PPH. Nandito ako for another step-by-step guide kung paano kayo makakapag-purchase ng CHMB token dito sa KuCoin gamit ang USDT nyo from Binance. But before that, please like and subscribe po dito sa ating channel for further NFT tutorials and guides. So let's get started. Ang current na presyo ng Chumbi Bali CHMB ay nasa 7.15. Tumaas po siya ng 79.2. Pero kanina umabot yan ng 81% po. So, ngayon makikita nyo yung pagtaas at baba. Kanina, 4 pesos lang po yan. Within 24 hours, hindi pa po nagtatagal tong token na to. Kakaumpisa pa lang. Pwede kayo mag-token play dito as well. Pero kung tutuusin, para i-overview ko po kayo kung ano po ang CHMB, may kita nyo po yun sa light paper ng mismong Chumbi Valley. Makikita nyo po yun sa mismong website nila. Kung naglalaro po kayo ng Axie Infinity, meron po silang AXS, yun po yung governance token nila or primary token. Ganun rin po ang halaga ng CHMB. Ang LSTS naman, yung parang SLP sa game na to. Kung iti-check nyo dito sa baba, nag-abide naman sila ng December 17 na i-open na nila to sa KuCoin and PancakeSwap. Meron rin po sila sa Orion, pero later on, sasabihin ko po sa inyo yung pamamaraan via KuCoin at PancakeSwap. Umpisa na po natin sa pag-open ng Binance account natin. Kung wala pa po kayong USDT, pumunta po kayo dito sa trading, click advance, at dito nyo po isell yung mga ibang token nyo at i-convert nyo sa USDT. For instance, itong Matic kung meron kayo, pwede nyo pong isell yan para ma-convert into USDT. Kung may existing USDT na po kayo or na-convert nyo na, pumunta po kayo sa Fiat and Spot. So, paano kayo pupunta dito? I-hover nyo lang po yung wallet sa taas, then click nyo po yung Fiat and Spot. Ito na po yung mismong page na yon. Then, i-search nyo po dito sa search box yung USDT. Ito po ang magpapakita dyan. Then, i-click nyo po itong withdraw. Dito po sa withdraw crypto, ilalagay nyo dito yung address nyo sa KuCoin at pipili po tayo dito ng network. Sa pagpili po ng network, i-check nyo po muna kung magkano yung fee. Dito po, pwede tayo dito sa TRX at BSC. Kung check-in po natin na ang TRX is $1, ito mas mababa. So, via BSC po tayo. Pero minsan po, mataas po ang fee dyan. So, dapat be aware po muna tayo kung saan tayo magte-trade. Che-check nyo po lagi yan. May importante po ako sasabihin sa inyo before you proceed. Just in case nagkaroon kayo ng problema sa BSC or TRX, sa pag-coconnect or unavailable or congestion, try nyo po i-check, i-click nyo po dito, then piliin nyo po USDC, then check nyo po yung network na available sa kanya. Kung available yon dito, ipa-convert nyo po yung USDT nyo to USDC. Ito po. Hindi naman po malayo yung difference ng conversion niya. Itong address na part na to, kailangan po natin niya makuha dun sa KuCoin natin. Proceed na po tayo dito sa KuCoin website. Kung hindi nyo po alam yung address, nakalagay lang po yan sa description below. Kung hindi pa po kayo nakaka-sign up dito sa KuCoin, meron rin po akong tutorial for that step-by-step guide na ilalagay ko rin po sa description. Let's say, naka-sign up na po kayo. Ito na po yung next step. Punta lang po tayo dito sa asset, click main account, wait for it to load. Yan na po. Then, search nyo dito, USDT, then i-deposit po natin. Yan. Okay, makikita nyo po yung mga choices dito. Ang pinakamalapit na may ano natin, mapagpapilian is ERC-20, which is yung sa BSC nga po, tsaka TRC. Yung po yung sinabi ko sa inyo earlier. Since mas mura po yung fee as of now, dun sa ERC-20, i-click po natin yan. Copy lang po natin yung mismong address. Balik po kayo sa Binance, pilian nyo po yung BSC. Ayan nga po, nakita nyo, nagkaroon ng unmatch na dito sa TRX. Pero kung hindi po, kung mangyayari rin po yan sa inyo sa BSC, piliin nyo po itong TRX ha. Yan, click. Yes, I'm sure. Lagay nyo po yung amount, minimal of 10. Make sure na sa spot wallet. Tapos meron po yung mismong fee, which is 0.8.
Then, click withdraw. After ng pagka-click nyo po ng withdraw yan, confirm nyo lang po lagi yan, magkakaroon po yan ng authentication sa phone, sa email, at sa Google Authenticator. I-input nyo lang po lahat ng mga hinihingi detalye. Makikita nyo po yung transfer nyo USDT dito po sa asset. Then, click nyo po yung main account. I-search nyo lang po yung USDT. Ito pong papakita. So, now, hindi pa po natatransfer. Hintayin nyo na lang po yun. Kung gusto nyo po makita yung mismong status, check nyo po doon sa Binance under ng recent withdrawal. May makita po kayong status doon. Simulan na po natin yung pagtitrade. Dito po, hover nyo lang po sa taas yung trade. Then, i-click nyo po yung spot trading. Hintayin lang po natin mag-load. Then, dito po sa taas, i-search nyo lang po yung CHMB. And then, click nyo po yan. Dito, make sure na pipiliin nyo dito yung presyo sa kulay green. Siyempre, mas gusto nyo yung mas mababa. Kung gusto nyo mabilis ang transaction, dito po sa taas. Pero kung marunong na po kayo mag-trade yan, alam nyo kung anong presyo yung ilalagay nyo po dito. Let's say, ito pong taas ang pipiliin ko po. At ilalagay ko 1,000 na CHMB ang bibiling ko. Next natin yan. Kung first time nyo po magte-trade dito sa KuCoin, kailangan nyo po i-set yung trading password. So, pag-click nyo po yung link na yon, kailangan nyo po makuha sa email nyo yung security code or verification code. Click nyo lang po itong send code. Kung wala po kayong na-receive, hintayin nyo lang po yung countdown dito para makapag-resend po tayo doon sa email. Kung may na-receive na po kayo, ilagay nyo lang po yan dito sa box. After nun, lagay nyo na po yung trading password nyo. Kung hindi po tinatanggap yung password nyo, make sure na medyo mahirap po yung ilalagay nyo. Mixed numbers, characters, letters, or pure numbers na random, hindi po 1, 2, 3, 4. Ganun po, maximum of 6 characters po dito ang ilalagay. Ayan na po, successful na po tayo. Balik ulit tayo doon sa trading. Lalagay ko rin po sa description below itong URL direct na po sa CHMB at USDT. Hindi nyo na kailangang i-search pa dito. Yan, meron na tayo na set. Reload lang po natin. Ayan po, oh. Dito nyo po magagamit yung trading password nyo po. Lagay po natin. Yan, meron na po. My buy CHMB. Siset nyo lang po ulit dito. Then, kung ilan yung CHMB na kailangan nyo mabili, click nyo lang po yan. Then, mapupunta yung open, dito sa open orders, yung mismong order nyo, pero hindi pa po yun converted, ha. Dito sa order history nyo, makikita, pagtapos na po or completed na po yung transaction. Kung wala po kayong token sa Binance na pwedeng i-transfer dito sa KuCoin, may iba pa pong pamamaraan para maka-afford po tayo ng USDT via bank transfer or sa mga credit card. Ituturo ko po yun sa taas. Ilalagay ko po dyan sa card yung mismo video at sa description below para masundan nyo po yung step-by-step guide ko. Proceed na po tayo doon sa ibang pamamaraan para po tayo mag-swap ng token makakuha ng CHMB. Next up po natin dito sa Pancake Swap. Ilalagay ko po rin sa description below yung mismong exact URL nito para diretso na po kayo kahit dun sa mismong address ng Champy Valley. At ito po ang makikita nyo po sa screen nyo. Rekta na po natin mailalagay yan at may import. So, import na po natin yan. Makikita nyo dito yung CHMB. Then, dito po, pwede nyo pong balikin natin. Yan, baliktad. Or BNB or USDT natin, pwede rin po yan. Okay? Ito lang po guys, talagang recommended po nila yung sa KuCoin kasi nagkaroon rin problema dito sa PancakeSwap. Medyo mataas yung difference ng pagbalik. Pero in-address naman po nila yun doon sa Discord. So, pwede rin po ito yung option natin. Pero talagang recommended ng mga developer is the KuCoin. Kung gusto nyo po i-double check kung ano po yung contract address ng CHMB under BIP20, ito po yun, nasa taas ng mismong website nila. Click nyo lang po lang dito dyan sa thumbnail yung mga susunod na video natin sa Champy Valley.